Kakapanood ko lang ng vlog ni Wamos. Siyempre, pinagtatanggol niya dito yung asawa niya. Na ganun yung ginawa na hindi nga related dun sa birthday party. Kasi ang nangyari nga, according to MG and Merck, parang naging awkward, parang naging, sabihin na natin, sige, parang si Antoinette ay naging isang babae sa bar. Tapos, itinaon pa, ginawa pa itong eksena na to sa birthday ng kanilang anak. Which is, ang pangit nga naman. Pero on side of Wamos, ako medyo, syempre kung ako nasa side ni Wamos bilang asawa ni Antoinette, masasaktan po talaga ako. Bakit po? Kasi ganito yan eh. Si Mert, tsaka si Maagago, pwede naman nilang i-approach si Wamos, i-chat na pre ganito, pre ganyan, medyo pangit yung experience namin, sana next time naman. Hindi na mangyari. Ang sad kasi dito mga kaponsi, yung tao nag-effort eh, di ba? Si Wamos bilang tatay nag-effort siya sa para sa anak niya. At ito namang asawa niya, syempre mahal niya to at gustong sumayaw. Gustong ipakita yung kanyang talent, which is na yung talent na yon ay kumbaga naging iba ang pananaw ng tao dahil kay MG at kay Merck. Eh what if kasi kung si Merck hindi na lang nagsalita at sinabi na lang ito sa tawag or chat kay Wamos, at si MG naman ganun din, hindi sila naglabas ng video tungkol sa pagbash dun sa first birthday ng anak ni Wamos. Ang nakakalungkot lang kasi dito mga kaponsi, tinuturing ni Wamos na kaibigan si MG at si Merck naman, yun nga, kahit may konti silang alitan, kaibigan pa rin nila yung asawa ni Merck, kaya nga nila in-invite. Ang problema dito mga kaponsi, naglabas ng video si Merck at si MG. Para sa akin, foul yun. Kasi diba, kaya lang naman naging viral ang issue na to dahil si Merck ay social influencer. Yan, YouTube influencer siya. Siyempre, madami siyang followers na nakakita nung video. At siyempre, pinag-usapan na. Ganon din si MG na merong 2.2M na followers and subscribers sa YouTube. Ayan, meron siyang 2 million subscribers sa YouTube. Ay naglabas din ng video, which is siyempre makikita doon na ganun nga, hindi sila naging komportable. Pinapalabas nila na yung tema ng birthday party ni Wamos ay naging isang katatawanan. Dahil hindi nga ugma, ayan, hindi nga tugma kasi parang naging pang-matured yung naging tema. Kasi parang nagkaroon ng sayawan, which is naging parang merong babae na sumasayaw sa bar. At iyon ay si Antoinette. Imagine niyo kasi nakita nila Merck at ni Maagago na merong crystal ball, ay merong round ball na umiikot. So parang nasa bar nga naman talaga yon, tapos may upuan. Plus, siyempre, sexy na damit ni Antoinette. Pero lahat yun, iba kasi pag ikaw, si Wamos. Kasi asawa mo yun eh. Ibig sabihin, proud ka sa nakikita mo. Kasi nakikita mo, wow, ang galing naman ang asawa ko. Wow, ang sexy naman ang asawa ko. Wait lang, may bumibili po. Tuloy po natin. Siyempre si Wamos, yung gabing iyon, hindi ganun ang iniisip niya para sa asawa niya, sa birthday ng anak niya.
Ang naiisip niya po, perfect, maganda ang kinalabasan. Tapos, after nun, malalaman niya, nag-viral, nagsalita si Mark, nagsalita si Maagago. Napaka-unfair naman po nun. Kahit kayo po, nasa kalagayan ni Wamos, masasaktan. So, pinanood ko rin po yung sinabi ni MG na yun nga, may sama siya ng loob kay Wamos na hindi siya naimbita. Tapos, merong bagong kakakilala lang, di ko na po papangalanan, ay inimbita agad ni Wamos. Ilang days pa lang niya nakakilala. So, parang na-bypass po si MG. Hindi po natin mapipigilan si MG kasi nga, masasaktan talaga siya. Kahit ikaw po, hindi ka po invite ng close friend mo na itinuturing mo ang close friend, masasaktan ka. Tapos ang na-invite ay yung kakakilala lang. Naku, napakasakit po nun. Kaso ang problema, inilabas ni MG sa kanyang video. Yan, hinipe niya na naman na dahil nga sa sama ng loob niya, napagbuntungan niya ng istorya ay si Antoinette na mali ang ginawa sa birthday party ng kanyang anak. Which is, nagpapatawad naman doon si Wamos at humingi siya ng tawad. At kay MG rin humingi siya ng tawad na hindi nga na-invite sa mga influencer. Kasi ang gusto nga nila Wamos, family niya, ay mga close friend lang. Konti lang talaga na-invite na influencer. At yun nga, nagtatampo si Maagago doon. And para sa akin, dapat sinabihan na lang nila si Wamos na chat na lang or tawagan or kausapin. Pre, bakit naman di mo ko in-invite, diba? Ganun. Wag yung napaka parang naging ano kasi sila eh. Gumawa kasi ng issue para may views. Wait lang, may bumibili po ulit. So tuloy na po natin. Bali ganto, napakasakit talaga para kayo Wamos yun. Imagine nyo, pati ba naman yung pagpaparitoke ni Antoinette, pinakailaman din nila na sinasabi nga, ang laki daw ng puwet na sobrahan sa round at ayun ay ginawan pa ng kanta ni Maagago. Imagine nyo na lang kayo yung asawa ni Antoinette. Siyempre ikaw, proud na proud ka sa asawa mo, na sumeksi ang asawa mo, na siyempre nagpa-retoke siya, diba? So may nagbago sa kanya. So nakikita mo yon, ang pagbabago na yon ay perfect, napaganda. Dahil asawa mo yon, mahal na mahal mo yon. So hindi mo yung papakailaman. Tapos sila Maagago, sila pang hindi ka close ni Antoinette, sila pang magsasabi na ganun na napakapangit ng pagpaparetoke ni Antoinette. Which is, ginawan pa ng kanta ni Maagago. Diba? Na, kung papanoorin niyo yung video ni Maagago, andun yung kanta niya. So napakapangit talaga painggan. Kahit ako magpapainggan ko yun, mababadrip lang ako kasi alam ko yung ginawa ng asawa ko ay para sa kagandahan niya. So para kay Sir Wamos, saludo po ako sa inyo dahil mahal na mahal niyo yung asawa niyo. At lahat ng gusto niyong ginagawa ng asawa nyo ay sa paningin nyo ay napaganda nun kasi nag-e-effort siya. At yun dun sa birthday po ng anak nyo, proud po ako sa inyo kasi na-survive nyo po yung birthday na nagastusan nyo, naasikaso nyo. At kung makikita po yan ng anak nyo in the future na ganun nga po, kahit na nagkaroon ng intriga, mahal na mahal nyo po siya at sinelebrate nyo yung birthday niya na napaganda, napabongga. Ako po yung sumasaludo sa inyo bilang isang tatay rin. Ayan, bira po sa tatay na ganyan. Yung naasikaso, yung birthday ng anak niya, lalo pag first birthday. Kayo po yung nagawa nyo, kaya po ako po yung saludo sa inyo.